For the window type naman, installation would cost 1,000 to 1,500. Naka-install na siya. Hello guys, this is Dan. Welcome to my channel. So ngayong araw ang pag-uusapan natin is all about ano-ano ba yung mga dapat nating i-consider when we buy an aircon. Minsan sa buhay natin, pinangarap din natin na palamigin yung ating bahay, palamigin yung ating kwarto. So ano-ano nga ba yung mga dapat natin i-consider before we buy ang aircon? Kasi malaking factor din naman siya sa ating budget. So, number one, ano ba yung ating room size? Usually, pag nag-search ka sa Google, may mga recommended na room size versus yung horsepower. Room size is yung sukat ng ating kwarto in length and in width. Tingnan natin yung hugis ng kwarto natin, ng bahay natin. It may be square, pwede siyang rectangle, or bibihira siguro yung circular. Pero usually, may length at may width yan. Length times width. Ang lalabas doon yung square meters. Yun yung sukat ng ating room. So, ang recommended natin, ang mga aircon ranges natin, usually, nagre-range yan from 0.5 hanggang 2 horsepower or 2.5 horsepower. Mga pang-room natin, yung mga pang-malalaking mga events place, usually, mga 4 horsepower. Sa vlog na to, ang pag-uusapan natin, mga pang-room size lang. So, usually, pag 0.5 horsepower, ang recommended niyan is less than 10.5 square meters. So, gano'ng nga ba kalaki ang 10.5 square meters? 10.5 square meters is pwede siyang 2x5, 2 yung lapad ng room mo, or 3x3, pwedeng ganyan. So, ang recommended dyan is 0.5 horsepower. Pag naman sa 0.75 horsepower, usually, ang recommended niyan is 11 to 14 square meters. So, pag naman 1 horsepower, which is yung aircon na nabili ko, 15 to 21 square meters. Yung room nga pala namin, guys, is 17 square meters and yung height niya nasa 2 meters in height. So may factor din yung mga yon. Aircon type. Para naman sa aircon type, meron tayong inverter tsaka non-inverter. So para sa akin, depende yan sa number of hours mo na siya nagagamitin. Yun muna dapat yung tanong natin sa ating mga sarili. Gaano ba katagal natin gagamitin ang ating aircon unit? So kung ang gamit natin is matagal, more than 12 hours of continuous use, let's say, gamit natin siya sa business natin, gamit natin siya sa ating bahay, may mga bata na hindi pwede nating patayin, recommended yung inverter aircon kasi mas matipid siya sa kuryente on a continuous and prolonged use as compared to non-inverter. Pero kung ang gamit naman natin is 4 to 5 hours lang, 3 hours lang, then papatayin na natin, mas recommended si non-inverter. And then for the window versus split type naman, siguro ang consideration na lang dyan is saan ba natin ilalagay. There are vlogs, masyado silang nagdi-deal dun sa split type. Pero minsan kasi, yung space is limited lang din. Wala naman tayong space na pwedeng paglagyan nung ating outdoor unit. By the way guys, ang split type pala is merong indoor unit at merong outdoor unit. Kung may outdoor unit ka, dapat may space ka na paglalagyan nun. Although may mga ibang aircon na yung kanilang outdoor unit is pwedeng mabasa, meron din naman na mga split type, lalo na pag mga inverter type, na hindi pwedeng mabasa si outdoor unit. So pinalalagyan siya ng bubong. Isa din yung i-consider natin. Although si window type may disadvantage din siya, lalo na pag yung ating bahay ay may katabi ng wall, hindi na pwedeng i-extend kasi nakalabas yung likod ni window type. So dapat i-consider din natin na malaking factor din yung space. Pangatlo naman para sa aircon type is yung brand. So malaking factor din to kasi pagdating sa longevity or pagdating sa tagal ng ating aircon, sa itatagal, may mga sikat na brands tayo para dyan. Meron tayong Carrier, Condura, Panasonic, Opel, Daikin, and the others. So, para sa akin, personal ko lang, I would go for the branded ones kasi nandun yung mga available na pyesa pagdating na sa maintenance natin later on ng ating aircon. And then, isa pa dun, usually may mga sale yan sila. Pwede natin i-grab yung mga sale na gano'n. Pag bumili din tayo ng aircon, i-consider din natin yung aftermarket part, yung availability nun sa market, and yung dami ng bumibili ng aircon na yun. And then third, bukod sa aircon tayo, dapat na natin i-consider yung ating budget. Para sa budget, ano nga ba yung mga dapat natin i-consider pagdating sa budget? So una, budget natin, yung initial cost natin para sa aircon. Pagka window type, mas mura yan kaysa sa split type. Let's say, in my case, kasi bumili ako ng Carrier na 1 horsepower, ang cash price niya, Carrier Optima siya eh,
ang cash price niya pag walang sale is nasa 18,000 plus 18,900 kung di ako nagkakamali, as compared sa mga split type na 1 horsepower na inverter, nagre-range siya ng 20 plus, 25, 26, and yung mga branded ones, mga sikat, mga Carrier, siguro 40 something or 30 something yan ang mga cost niya. So doble yung cost between window and split type. Although may mga non-inverter din naman, pero mas mahal pa rin sila than the aircon na mga window type. And then for the installation, magastos magpakabit ng aircon kasi kailangan nating magbutas ng pader for the window type. And for the split type naman, wala kang kailangang butas, minimal lang para lang doon sa tubo. Mas mahal yung magpa-install ng split type. Pero usually yung mga sa mall, sa mga appliance centers, pinapackage nila yung installation. Mag-a-add ka na lang ng 7,000, 5,000 to 7,000 yung costing ng installation natin. Halimbawa, yung aircon unit natin, nabili natin siya ng 25,000, yung ating split type na aircon. So, magdagdag ka pa ng 5 to 7,000 para sa installation. So, it will cost you around 30 to 32,000 pesos. For the window type naman, installation would cost 1,000 to 1,500. Naka-install na siya. Although, medyo kailangan lang natin ng space para sa window type na paglalagyan kasi medyo malaki yung kain niya ng space and kailangan natin magbutas ng pader unlike the split type. Pangalawa naman para sa budget consideration is yung maintenance cost natin. Maintenance cost meaning ito yung mga gastos after nung initial installation. Ang recommendation dyan ay every 6 months or once a year nililinis natin yung aircon. So magkano nga ba ang range or magkano nga ba yung estimated budget natin for the cleaning? So for the cleaning ng split type, 1,000 to 1,500. Kung every 6 months magpapalinis tayo, so in a year, maglalaan tayo ng budget na 2,000 to 3,000 pesos. So, ganun yung dapat nating i-alat. For the window type naman, mag-aalat tayo ng siguro around 500 to 700 pesos every year na cleaning natin. Kasi usually sa mga window type, meron niyang mga removable na cover na pwede nating linisin. So, from time to time, every 2 months, every 3 months, pwede natin siyang linisin on our own. Do it your own, kumbaga. Pangalawang bagay dapat natin i-consider pagdating sa maintenance cost is yung electric bill. Dito naman lumalamang yung mga inverter type. Kasi pag inverter, sabi nga nila matipid on prolonged use. Pero ang disadvantage naman nun, kung hindi matagal yung paggamit mo, almost nagpaparehas lang sila. Or minsan, mas mahal pa yung kuryente kay inverter type. Kung let's say 2 hours, 3 hours lang kasi full capacity din yung takbo ng aircon natin. And then pangatlo, for the repairs, mas mahal ang costing ng repairs lalo na sa mga technicians nung ating inverter type. Kasi yung mga piyesa niya is electronic na siya. Yung mga parts niya medyo sensitive. Hindi siya pwedeng mabasa basta-basta. So siguro dapat natin i-consider yun when you're buying aircon. Yung availability ng mga piyesa para dun sa ating aircon unit. So pang-apat na dapat natin i-consider when we're buying an aircon is yung insulation or gaano ba kaselyado yung ating space. Gaano ba kaselyado yung ating kwarto, yung ating opisina, yung ating bahay. Mas selyado kasi siya, mas less yung kailangang effort na i-exert ng ating aircon. So, pag kasi may mga spaces tayo between sa mga pintuan, between ng mga bintana, sa mga bisagra, medyo mahihirapan siyang panamigin kasi lumalabas din yung lamig ng ating aircon. Kung tayo ay mag-i-install na, let's say nakabili na tayo ng aircon natin, meron na tayong napili, either split type or window type. So, simulan muna natin i-seal yung mga spaces or yung mga gap. Tapos, i-consider din natin sa ating paglalagyan ng ating aircon unit kung ito ba ay exposed sa araw. Kasi mas exposed sa araw, mas hirap na palamigin yung ating space or hirap na magpalamig yung ating aircon unit. Yun lang yung apat na dapat natin consider before buying an aircon. Una, yung room size. And then, pangalawa, yung aircon type, either inverter or non-inverter, window type or split type, brand, and then pangatlo, yung budget, and then lastly is yung insulation. So kung tatanungin niyo ako, ano ba yung preference ko? Para sa akin, kung inverter and non-inverter type, siguro I would prefer the non-inverter type kasi ang gamit ko ng aircon is usually sa gabi lang or pag matutulog lang kami. Ang inverter kasi, yun nga, sabi ko kanina, prolonged use o dapat more than 12 hours. Ang gamit lang naman namin usually ng aircon is between 6 to 8 hours or minsan 9 hours, which is mas matipid pa rin ang non-inverter kaysa sa inverter type. And for the window type and split type naman, mas recommended ko si window type. So ang aircon ko is window type
na non-inverter. Bakit window type? Kasi mura yung maintenance cost, mura yung initial cost. Although sabi nga nila, on the long run, mas matipid pa rin talaga si inverter. Pero hanggang dun lang ako, hanggang dun lang yung kaya kasi ng budget ko. On the long run, mas makakatipid ka pa rin talaga. Sabi nga, depende sa gamit mo. Kung yung iyong bibili na aircon ay nakaswak dun sa iyong use, nakaswak dun sa iyong gamit, nakaswak dun sa kung paano mo siya gagamitin. Yun lang guys, and sana makapili din kayo ng tamang aircon na para sa inyo. Sana makonsider niyo yung mga sinabi ko when buying an aircon. And kung may question kayo guys, please comment down below. And don't forget to hit like and subscribe for more videos. And para mas makapag-upload pa ako ng mga pakipakilabang ng mga video. That's all. Salamat!